maraming pagkain. Naku. Ako bakit, ha? Si Charmaine Arnaiz ay may mga pangyayari na sa buhay niya na dinala niya hanggang sa kanyang paglaki. Bagamat nakilala natin siya bilang isang premyadong aktres, hindi alam ng karamihan ang kanyang mga naging mapait na karanasan. 2 taon pa lang si Charmaine nang magkahiwalay ang kanyang mga magulang at lumaki siyang halos hindi nakakasama ang ama. Tama yan, Candy. Dapat lagi kayo nandito sa parokya. Mabuti sa mga bata na lumaki sa salita ng Diyos. Yun naman talaga, Father, ang gusto kong mangyari. Yung maging malapit itong mga anak ko, si Bonnie tsaka si Charmaine sa Diyos. Sa susunod na linggo, abasama mo naman yung ama ng mga batang ire. Napakagandang mga bata, lalo na itong si Charmaine. Oo nga, Mami. Kailan ba natin makakasama si Daddy sa pagsisimba? Father, may lakad pa kami, kaya mauna lang kami, ha? Asya, sige. Mag-iingat kayo, ha? Oo, sige, Father. Salamat. Saan po tayo pupunta, Mommy? Kakain tayo sa restaurant. Bakit, Mommy? Malayo pa naman birthday namin, ha? Kasi isi-celebrate natin yung swerteng dumating sa buhay natin. Alam nyo, bukod sa trabaho ko sa travel agency, meron na tayong negosyo. Ano pong negosyo? Eto na pala si Mr. Churi. Hello. Siya si Mr. Churi, mga anak. Siya ang magiging kasosyo ko para magtinda ng mga carpet na galing pa sa India. Kasama natin siyang kakain sa restaurant. Okay, let's go. Come on. Hulaan mo. Ang daddy naman, parang maitatago pa niya yung boses niya. Para sa little angel ko yan. Ang kiss ko! Daddy, ba't tagal mo nawala? Ang tagal kita hindi nakita, ah. Paano? Naging busy lang ang daddy. Pero ngayon, nandito na naman ako. Bakit parang malungkot ka pa rin? Ba't kasi hindi na rin kayo kung magbalikan ni Mami, Daddy? Para lagi na tayong nakikita ulit. Alam mo, anak, wala namang may gusto doon sa paghihiwalay namin ni Mami. Minsan lang talaga, hindi pwedeng magkasama yung dalawang tao pag hindi magkasundo. Hindi ko kayo maintindihan, Daddy. Balang araw, maiintindihan mo rin yun. Hindi naman masyadong importante yun eh. Ang importante, nandito ako ngayon at ipapasyal ko kayong dalawa ng kapatid mo. Talaga, Daddy? Saan tayo pupunta? Kung saan mo gusto. Ikaw mamili. Gusto ko sa Fiesta Carnival para sasakay ako ng roller coaster. Kung doon mo gusto, di doon tayo pupunta. Pagkatapos, ibibili kita ng mga toys, ha? Yay! Thank you, Daddy. Hindi nawala kay Charmaine ang pangarap na balang araw, magkakabalikan din ang kanyang mga magulang.
Ngunit hindi iyon ang itinakda sa kanila ng kapalaran. Hanggang sa maganap ang isang insidenteng magpapabago sa pagkabata ni Charmaine. Charmaine, anong pinagsasasabi mo sa kapatid mo? Mami, totoo po, niyakap ako. Tumigil ka! Huwag kang gumagawa ng kwento, ha? Pero mami... Natatakot ang kapatid mo! Tama na! Naintindihan mo ba ako? Dahil sa nangyari, lumipat ang pamilya ni Charmaine sa bahay ng kanyang lolo. At dahil hindi rin nila alam kung paano haharapin ang sitwasyon, hindi na muling napag-usapan ang nangyari kay Charmaine. Anak, may problema ba? Bakit kasi parang kanina pa halos hindi ka man lang umingiti? Anak, meron ka bang gustong sabihin sa akin? Wala po, Dad. Ang ganda lang po nang binigay niyong rose sa akin. Talaga? Nagustuhan mo? Pinili ko talaga yan para sa'yo eh. Salamat po. Alam mo, Dad, kanina sa English class namin, nagpagawa si teacher ng isang essay at naka 100 po ako. Talaga? Ang galing naman talaga ng baby ko. Tungkol saan ba yung essay? About our dreams po. Ang sinulat ko pong dream doon, sana magkasama tayo sa isang bahay. Sana hindi na tayo magkakaiwalay. Sana pro-protektahan niyo ako. At alam mo, Dad, naiiyak ka si teacher habang binabasa yun eh. I'm sorry, anak ha. Pati kayong mga anak ko, nadadamay sa hindi namin pagkakasundo ng mami mo. Pero malay mo, baka isang araw, magkatotoo din yung mga pangarap mo. Malay mo, isang araw, magkasama-sama din tayo. Pinilit ni Charmaine na kalimutan ang nakaraan, ngunit patuloy siyang susubukin ng tadhana. Basta Candy, tandaan mo lahat ng payo ko sa'yo. Panalig ka sa Diyos. At lahat ng problema mo, malalagpasan mo. Kahit gano'n pa kabigat yan. Ha? Malalaman niyang kahit pala ang taong inaasahan ng ina ay hindi maaaring mapagkatiwalaan. Anak.
Pagkakataon ay nangyari muli ang tangkang pagsasamantala kay Charmaine. Ngunit ang mas masaklap, ginawa ito ng isang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Ang pangyayaring ito'y lumikha ng malalim na sugat sa damdamin at kaisipan ni Charmaine. Charmaine? Charmaine! Charmaine! Bakit nagkalat itong mga damit na ito? Charmaine! Asan ba yung batang yun? Ano ba nangyari dito? Charmaine? Wala din siya doon sa kabilang kwarto. Oh, saan napunta? Mami, ano bang ito. Ha? Anak! Bakit hawak mo to? Halika rito, lumabas ka dyan. Anong nangyari sa batang to? Umiyak ka ba? Sa kabinet. Ha? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka sa loob ng kabinet? Ba't hindi ka sumasagot? Magsalita ka, anak. Bakit ba? Ha? Anak, bakit? Magsalita ka, anak, bakit? Diyos ko. Isang linggo na siyang ganyan, Dok. Palagi nakatulala. Palaging umiiyak. Hindi nagsasalita. Halos hindi rin kumakain. Ano ho bang nangyayari sa anak ko? In shock si Charmaine, Mrs. Siguro very traumatic ang nangyayari sa kanya, kaya siya naging ganyan. May idea ba kayo kung ano nangyayari sa kanya? Wala ho eh. Wala ho ba kayong magagawa? Mrs. Konting oras na lang kailangan niya. Paghanda na ang isip niya, magbabalik din siya sa dati. Huwag salita ka, anak ko. Ano ba nangyayari sa'yo? Anak, nandito lang ang mami. Sabihin mo kay mami, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Mami. Si Father Manuel. Sige, iya. Sabi mo. Father Manuel.
rin siya! Wala akong pakialam! Father Manuel, lumabas ka rito! Hayop ka! Father Manuel! Si Father Manuel! Nasaan si Father Manuel? Father Manuel! Wala siya dito, Iha. Bigla na lang siyang umalis dito ng isang linggo nang hindi man lang nagpapaalam. Kaya hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Umalis si Father Manuel? Bakit? Ano ba ang nangyari at kailangan makausap niya si Father Manuel? Ano nang gagawin natin ngayon? Eh di wala. Kalimutan na lang natin ang lahat. Ano? Anong kalimutan? Ano ibig mo sabihin? Tutal naman, bata pa si Charmaine. Mura pa ang pag-iisip niya. Madali pa siyang makakalimot. Magmula ngayon, wala nang babanggit sa atin. Wala nang magpapaalala dun sa pangyayaring yon. Para na lang, parang isang masamang panaginip. Pagising natin bukas, burado ng lahat. Ngunit taliwa sa akala ng ina ni Charmaine, hindi niya nakalimutan ang mapait na karanasang iyon. Kahit hindi na ito muling napag-usapan at kahit lumipas na ang ilang taon. Tignan mo yan si Charmaine, palagi nag-iisa. Hello, Nur. May sariling mundo. At alam niyo, girls, balita ko, nagka-counseling daw yan eh. Para saan? Di ba para sa taong may sira sa ulo ang kailangan magpa-counseling? Naging mahiyain at mapag-isa si Charmaine nang magdalaga siya. Ngunit isang pangyayari ang babago sa kapalaran niya. Naku naman, Charmaine. Sabi ko sa'yo, magbihis ka ng maayos. Saan ba tayo pupunta, tita? Basta. Oh, Nap! Oh, tita! Kamusta? Mabuti. Siya ba yung gusto mong ipakilala sa akin? Oo, pamangkin ko. Tignan mo. Pwede siya mag-artista, di ba? May tsura siya. Kaya lang medyo loss yung manamit eh. Pero sa nakikita ko, konting makeover lang dyan. Okay na yan. Ano, Iha? Gusto mong mag-artista? Oo. Oo, artista. Nakakahiya kasi. At saka nag-aaral pa kasi ako eh. Gusto kong maging veterinarian. Subukan mo muna. Sayang naman ang ganda mo eh. Litaw na litaw oh. Tamang-tama. May kilala akong producer. Kumukuha yon. Ano gusto mo? Dalhin kita doon? Ipakilala kita? Ano? Sige po, susubukan ko po. Ayan, tama. Okay. Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako ginanito? Bakit sa dami-dami ng tao? Bakit ako pa? Kung may babalik ko lang ang panahon, hindi ko hahayaang gawin mo sa akin to. Ayoko na! Ayoko na! Great! Ang galing-galing mo, Iha! Alam mo, bago ka pala, pero ang lalim ng pinaghuhugutan mo. Naku, ang galing-galing mo. Alam mo, malayo ang mararating mo sa industriyang to. And you don't even need this kind of workshop. You're simply very, very good. Keep it up, ha? Galingan mo lang. Okay, so yung next exercise naman natin, you can sit down now, baby. Hindi nakala ni Charmaine na may naitatago pala siyang talento sa pag-arte. At ito ang nagsilbing daan upang maharap niya at unti-unting maalpasan ang kanyang nakaraan. Sa pagpasok niya sa showbiz, isang bagong mundo ang natuklasan ni Charmaine. Nagkaroon agad siya ng pelikula at napasali rin siya sa That's Entertainment. Pansamantala muna niyang isinantabi ang pangarap na maging veterinarian at sineryoso niya ang pag-aartista. Hello.
Matagal naman, Charmino. Oo naman. For how many, sir? Ah, para sa amin dalawa lang. O, ito pa. Eh, ano kaya, na? Pirmamo! Bakit ba? Eh, proud lang naman ako sa mga naabot mo. Daddy talaga. Thank you po, sir. Hindi ka na nga. Kain na tayo. Treat ko to, ha? Bakit, Daddy? Ah, ayaw. Hindi, wala. Parang nahilo lang ako. Siguro, gugutom na ako. Hindi na, kain na tayo. Anong order niyo po, Ma'am Charmaine? Sir? Anak, ang mahal siguro ng upa mo rito. Hindi, Dad. Akin na tong townhouse na to. Ha? Ang layo na talaga na narating mo, anak. Charmaine? Si Daddy talaga. Charmaine! May bisita ka pala. Mami naman, hindi naman bisita si Daddy. Anak ko, may kailangan ka sa akin. Nasa taas lang ako sa kwarto ko. Dad, pasensya ka na kay Mami, ha? Ano ka ba naman? Sanay na ako dyan sa Mami mo. Palagay ko, kahit ano mangyari, hindi na kami magkakasundo. Oh, Michelle, pag-aralan mo yung sequence 12, ba? Yung dialogue mo, may silang yan. Baka bumakil ka pa. Yes, Direk. Puro ka yes. Di mo naman ginagawa. Mike! Uy, Michelle! Charmaine! Naku, wala na siya, Edgar. Kanina pa pack up si Charmaine eh. Ganun ba? O, sige. Pakibigay na sa kanya to, ha? Sige. Bigyan mo ganyan sa akin. Thank you. Wala na? Bakit ka ba nagtatago? Break na ba kayo ni Edgar? Oo. Eh, kaso hindi niya pa matanggap eh. Kulit-kulit nga eh. Sulod na sulod kahit nasaan ako. Hay, mahirap na talagang maging maganda. Loka. Pero kidding aside ah, maraway ka na rin naging boyfriend. Hindi mo pa rin ba nahahanap yung talagang magpapatibok sa puso mo? Hindi pa nga eh. Pero malapit ko na siyang makita. Nararamdaman ko, hindi magtatagal. Magkikita na kami ng soulmate ko. O ayan, inibibigay ni Edgar. Hindi na, sa'yo na yan. Bigyan mo yung mga crew, ha? Sa paglipas ng mga taon, patuloy na sumikat si Charmaine hanggang sa ginawa niya ang pelikulang Saan Ka Man Naroroon. Ito ang nagbigay sa kanya ng Grand Slam Award bilang Best Supporting Actress. Ngunit sa kabila ng tagumpay, tila may kulang pa rin sa buhay ni Charmaine. Ano ka ba? Kanya ka magsalita? Daddy pa rin natin yun. Whatever, kailan pa siya naging mabuting ama para sa atin? Bunny naman, kailangan mo unawain si Daddy. Hindi naman niya kasalanan na wala siya habang lumalaki tayo. Excuse me, ma'am. May nagpapabigay po. Ha? Sino? Hi. Pagpasensya mo na ako. Eh, kanina pagkita napansin. Kaya sabi ko, kailangan kitang makilala. Ako nga pala si Che. Kamit man niya ang inaasam na pagkilala bilang aktres, may natatangi pa rin mithiin si Charmaine. At iyon ay ang makatagpo ng lalaking magmamahal sa kanya. Di naman nagtagal at nakilala niya si Che. Nag-umpisa sila sa pagiging magkaibigan hanggang sa nauwi sa seryosong relasyon ang kanilang samahan. Paano? Mauna na ako. Sige. Ingat ka. Tipage mo kapag nasa bahay ka na. Oo naman.
Bye. Siya na ba? Parang siya na nga, Mami. Hindi ko pa nararamdaman sa iba yung naramdaman ko sa kanya. Tsaka pag magkasama kami, ang saya-saya ko, parang ayoko magkahiwalay kami. Naku! Umiibig na nga ang anak ko. Ganun ba yon? Ganun yon. Mararamdaman mo naman pagka nakita mo na yung ibinigay sa'yo ng Diyos eh. Ganun din ba naramdaman nyo kay Daddy? Sige na, Mami. Magkwento ka na. Nung bago kami magkakilala ng Daddy mo, masaya kami. Kaya nga nagpakasal kami kaagad eh. Tapos, naging anak ko na kayo ni Bonnie. Kaya lang, pagkalipas ng ilang taon, palagi kami nag-aaway. Talaga hindi kami magkasundo kahit anong gawin ko. Kahit pilitin ko sarili ko. Siguro talagang hindi kami para sa isa't isa. Pero iba kayo ni Che. Alam mo, nakikita ko. Nararamdaman ko. Masaya ako para sa'yo. Kasi, alam ko, sigurado ako, magsasama kayo ng masaya habang panahon. Kaligayahang naramdaman noon ni Charmaine ay nasundan naman ng pagkabahala. Dad, ano nangyari? Wala to, pansinin. Anong wala? Ayun ako, Charmaine. Mabuti na lang at naagapan natin tong daddy mo. Nag-inom na naman yung kagabi, kaya yan. Dad, alam niyo naman ba ako sa diabetic ang alkohol ah? Ba't umiinom pa rin kayo? Pagsabihan mo nga tong daddy mo, baka sa susunod, hindi lang ganyan ang abutin yan. Mauna na ako. Dad naman. Ito gusto mong gawin ko. Nalulungkot ako doon sa bahay. Wala naman akong kasama doon. Kaya naisipan ko uminom. Eh, kumusta naman yung pakiramdam nyo? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Oh. Ano naman niya iniisip mo? Naalala ko lang nung bata ako, Dad. Yung essay tungkol sa mga dreams namin. Gusto kong tuparin yon. Kaya huwag kayong mag-alala. Simula ngayon,
hindi na kayo malulungkot. Naawa si Charmaine sa kalagayan ng ama, kaya siya na ang gumawa ng paraan upang kahit paano'y maibsan ang kalungkutan nito. Mami. Anong ibig sabihin nito? Mami, simula ngayon, dito natitira si Daddy. Ano? Mami, makinig ka muna. Wala na makakasama si Daddy. Kailangan niya ako. Paano naman ako? Mami, bata pa lang ako, pangarap ko na makasama si Daddy sa iisang bahay. Ngayon, kaya ko na siyang alagaan. Sana hindi naman pagkait sa akin yung pagkakataon na to. Mahirap ang pinagagawa mo sa akin, anak. Pero dahil anak kita, dahil mahal kita, gagawin ko para sa ika'y liligaya mo. Taon ding namuhay nang nag-iisa ang ama ni Charmaine. Kaya't nang magkaroon ito ng karamdaman, nagdesisyon na si Charmaine na isama na ang ama sa kanyang tahanan upang mabantayan niya ito. Bagamat hindi ito nagustuhan ng kanyang ina, desidido naman si Charmaine na alagaan ang ama. Dad! Bawal sa inyo matamis. Alam niyo naman yun, di ba? Eh, titikman ko lang naman eh. Yung gamot niyo, ininom niyo na ba? Oo naman, katatapos lang. Oh, Mami. Kain tayo. Maghahanda lang ako pagkain. Huwag na. Sige, kayong dalawa na lang. Total, hindi naman ako nagugutom eh. Maghahanda lang ako pagkain. Sandali lang po. Ay, may naginta! Sandali lang! Anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa Singapore ka pa. I wanted to surprise you. Kaya amoy ako na maaga. Tara, patayin Tagaytay. May masarap na restaurant doon. Pareserve ako. Jay, hindi ako pwede eh. Bakit? Tapos na yung press ko na. Eh, kailangan ko umuwi. Wala kasing kasama si Daddy. Baka hindi pa siya umiinom ng gamot niya. Okay lang yun. Sandali lang naman tayo eh. Babalik tayo kagad. Hindi talaga pwede, Che. Baka hindi umiinom ng gamot si Daddy pag wala ako eh. Nagtatampo ka? Sino ba naman hindi magtatampo sa'yo, Charmaine? Lately, hindi na tayo nagsasama. Parang wala ka ng oras sa akin. Che, sana unawain mo naman ako. Sige, tsaka na tayo mag-usap. Nang mga panahong iyon, sa Amerika na nakatira ang kapatid ni Charmaine na si Bunny, kasama ang anak nito. Nagpa siya ang ina ni Charmaine na doon na muna manirahan. Hindi ko na ba talaga kayo mapipigilan, Mami? Anak, kailangan ako ni Bunny sa Amerika. Wala siyang kasama doon. Anong gagawin ko nang wala ka? Buong buhay ko kasama ko kayo. Hindi naman ako talagang mawawala. Kahit wala ako rito, nandito lang ako. Nasa puso mo. At saka, panandalian lang ito. Babalik din ako. I love you, Mommy. Mahal din kita. Sige na.
ikaw nang bahala kay Charmaine. Huwag mo siyang pababayaan. Alam ko, mahal mo siya. Mahal ka rin ang anak natin. Kaya magaan ang loob ko. Naiiwanan ko siya sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ako na bahala sa kanya. Sa paglipas ng panahon, hindi na napigilan ang paglala ng sakit ng daddy ni Charmaine, bagay na nagpatatag naman sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dad, dito na lang ako. Kasi... Sabi ko, bakit hindi ka mangumpisal? Napupuna ko, hindi ka nangumpisal eh. Eh, hindi talaga ako nangumpisal eh. Nagsasabi naman ako ng mga kasalanan ko sa Diyos. Hindi ko na kailangan mangumpisal. Mali yun, anak. Halika, mangumpisal ka. Daddy, ayoko. Halika na. Ayoko, Dad. Halika na. Ayoko nga mangumpisal eh. Ayoko mangumpisal sa mga pare. Kung gusto nyo, kayo na lang. Huwag niyo akong isama. Sinubukan nila akong pagsamantalahan. Pero Daddy, napigilan ko sila. Kaya ayokong mangumpisal. Pakiramdam ko lahat ng pare kagaya niya. Gusto akong pagsamantalahan. Gabi-gabi ako nananaginip. Hindi ako makatakas sa ginawa nila sa akin. Bakit hindi niyo sinabi sa akin to? Dahil ayaw kong guluhin ni Mami. Sabi niya kalimutan ko na lang daw lahat. Pero mali siya. Kasi hanggang ngayon, nakaukit pa rin sa puso ko at sa utak ko ginawa nila. Ah,
Kailangan mo na magpatawad, anak. Para magtuloy-tuloy ang buhay mo. Kalimutan mo na yung mga nangyari sa'yo. Paano ba, Daddy? Hindi ko alam kung paano. Sa kabila ng lumalalang kondisyon ng kanyang ama, lalo namang napalapit dito si Charmaine. Ang ama niya rin ang nagturo sa kanya na tuluyan ang kalimutan ang mapait niyang nakaraan at patawarin na ang mga taong umabuso sa kanyang kabataan. Bagamat hindi ito agad magawa ni Charmaine, isa pang mahalagang bagay ang kailangan niya ring harapin. Charmaine, magpapabigay sa'yo. Kanina galing to? Sa magiging asawa mo? Charmaine, I just wanna say sorry. Nagalit ako sa'yo at hindi kita inintindi. Charmaine, hindi mo naman kailangan gawin to. Teka, let me finish. Siguro nagalit ako. Dahil naman, miss na kita eh. Parang lahat ng oras gusto kong kasama kita. Ngayon alam kong gano'ng ka-importante yung daddy mo sa'yo. Gusto ko ta-supportahan sa pag-alaga mo sa kanya. Ayun eh. Kung hayaan mo. Thank you, Dad. Hindi pa rin kayo nagbabago. Parang bata pa rin ang turing niyo sa akin. Ikaw pa rin ang baby ko. Ininom mo na ba yung gamot mo, Dad? Puro gamot na halang iniinom ko eh. Diba, siyempre. Kailangan magpagaling kayo. Malapit din kasal namin ni Che. Hindi pwedeng wala kayo doon. Bae, nagpunta na nga ako ng City Hall eh. Para ayusin yung ibang papeles ng kasal. May hilingin pa sana ako sa inyo, Dad eh. Ano yan, ha? Ay, hindi ko kaya. Kayaanin ko. Pwede bang kayo maghatid sa akin sa altar? Wala namang ibang pwedeng gumawa ng dati. Kayo lang. Oo. Siyempre, ako maghatid sa'yo. Sige na, Dad. Thank you. Tulog ka na. Pahinga ka. Ayoko napapagod ka. Salamat sa'yo, anak. Para sa pag-alaga mo sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Alam niyo, Dad, wala akong ibang gustong gawin kundi alagaan kayo. Tulog ka na. I love you.
Jerry? Jerry? Jerry, ano nangyari sa'yo? Jerry! Good! Oh, ilipat ibang camera ha. Dalawang camera doon sa baba. Direk. Tapos na ba ako? Na yun. Thank you. Bye. Balita, mag-iisang buwan ng comatose yung daddy ko, ba't hindi pa rin siya nagigising? Alam mo, Charmaine, fighter ang daddy mo. Huwag ka sana makawalan ng pag-asa. Ano ibig niyo sabihin, Doc? May pag-asa pang magising ang daddy mo. Lalo na ngayon, nagpapakita siya ng good signs. Don't worry, he'll be fine. Una na ako sa inyo. Dad, gising ka na. Di ba kayo maghahatid sa akin sa altar? Pinangako niyo yun sa akin, kaya ito pa rin niyo. Hindi ako papayag pag hindi kayo naghatid sa akin sa altar. Naghihintay lang kami, Dad. Mahal na mahal kita. Che, ano nangyari? Charmaine. Dad! Daddy! Daddy, gumising ka! Daddy, gumising ka! Di ba pinangako mo sa akin na atin niyo ako sa altar? Daddy, gumising ka! Daddy! Daddy!
Gusto kong pakilala sa inyo si Gabriel, ang anak ko. Naku, kung makikita niyo lang, Dad, kamukhang kamukha niyo siya. Kasal na rin nga pala kami ni Che. Kahit wala kayo doon, naramdaman ko nandun pa rin kayo. Kayo pa rin ang naghatid sa akin sa altar. Bumalik na nga pala ako sa pag-aaral. 2 units na lang. Veterinarian na ako. Naalala ko dati, nagpasalamat kayo sa akin kasi inalagaan ko kayo. Ang totoo niyan, ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil sa paro na magkasama tayo, naging masaya ako. At kahit wala na kayo, Dad, sa puso ko, nandito pa rin kayo. Magpakailanman. Charmaine, ang una kong tanong sa'yo ay ganito. Saan ka kumuha ng lakas ng loob para isiwalat ang mga pangit mong karanasan ng kabataan? For the longest time, talagang I would not talk about this. But I guess now, na parang I find strength from parang believing na life is not so bad, na parang little by little, I get over the things that has happened to me. For a while, it really broke me apart. But in the other end, it has made me stronger, all these experiences. Ano ang nangyayari sa babae pagka gano'n na merong pagtatangka, no, sa kanyang pagkatao? Parang may takot kasi ibang tao. Hindi. Yung pare, anong efekto sa'yo nun? Ay, malaki. Yung pare sobrang yun. Laki. For the longest time, di mo mapapalapit sa pare para mag-communion. Kasi, parang, ewan ko, takot ko siguro. Have you gotten over it completely yet at this point in your life? No, I don't think it ends there because yung fear of muntik na ako ma-rape, ganyan. Lalo na siguro na buti nga yung anak ko, lalaki. Pero pag nagkaanak ulit ako na babae, siguro. Siyempre, mapapasok mo yun. Hindi lang sa anak ko, kundi sa mga taong mahal ko, mga pamangking ko, sa kapatid ko, lahat. Ganun na yung naging damage. It did not turn you into a man-hater or, di ba? For a while, it did. Paano ka gumaling doon? I think a big part of it is yung maturity. Nagkaroon din kayo ng problema ng, well, una muna ng mother mo. No, mom naman, siyempre, mother siya but she's always protective naman with us. And your dad, hinupok mo siya nung nagkasakit siya. Nung nag-artista ako, lahat ng mga nakakatrabaho ko, sina Connie Reyes, Charito Solis, lagi nila sinasabi sa akin na, you know, whatever it is na, you always put your foot in the ground, at saka yung magulang mo, kahit ano pa yung gawin sa'yo, magulang mo pa rin yun. Masama o ano. You have to take advantage of the time na nandyan pa sila. Make sure you make them feel loved. What about him do you miss? Ay, a lot. Naging mabait ba siya? Was he a very doting father to you? Yeah. Ah, ganun? Ganun ka-close? Kahit na nagkaroon kayo ng problema in the past? Financial naman yung problem namin before. Oo. With my dad, pero my dad was a good person. He's very sweet. Siya yung type na he'd always open the doors for me. Sobrang gentleman. Pag may nakikilala siya, meron siyang baon ng picture ko. Pinapamigay niya sa mga tao. He was a proud father. Tsaka, lagi niya ako binibigyan ng cards pag may occasion, flowers. I'll miss that. You think Manny will regret not having had that kind of relationship with your dad? I'm sure. Kasi syempre, papa rin naman yun. May effect din sa kanya yun. Although, I have to admit na mas closer talaga ako sa papa ko. Pero in a nutshell, ano yung pinakamabigat na maaari nilang o namin lahat na matutunan sa buhay mo? Gusto ko lang paalam na kahit na ganun pa yung nangyari, kahit na ma-rape pa kayo, it's not the end of the world and you can still find strength to go on and move on. Sana
matuto din sila na ano, to move on and find beauty pa rin in their lives. Thank you very much to you, Charmaine, and good luck to your family. Thank you. Thank you. Thank you, Tita Mel. Thank you to GMA, magpakailanman. And thank you to my manager and my relatives. Hindi madaling maghilom ang sugat para sa isang biktima ng pang-aabuso. Ngunit mas pinili ni Charmaine na tahakin ang daan tungo sa pag-asa at pagbabago upang hindi siya maging bilanggo ng kanyang mapait na nakaraan. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman, hindi magbabago. Ang sinisigaw nitong aking puso, magpakailanman, magpakailanman.